Hello guys! Nandito tayo ngayon para ituro ko sa inyo kung paano ba magsimula ng simpleng manukan. So ano ang dapat natin alamin? So simulan natin. Paano sisimulan ang 50 to 100 heads na manukan? Bakit 50 to 100? Kasi ang manok natin ngayon ay 50 to 100 pa lang. So ano ba dapat ang alamin natin? Dapat alam natin kung layer type or meat type ba ang gusto nating alagaan. Anong ibig sabihin niyan? Ito ang layer type. Mga paitlugin. Pag sinabing layer type, mga nangingitlog yan. At ito naman ang meat type. Mga lalaki. Kasi pag lalaki, kailangan palakihin. At pag babae, kailangan natin pag babae, paitlugin natin siya. So, kailangan alam natin kung ano yung dapat nating alagaan. Okay. So, ang meat type, yan, pang inasal siya, mga pangkain, ganon, pangkain siya. Eh, so dapat mataba. So isipin nyo kung meat type ba o layer type. Ito ang aking mga meat type, mga lalaki ko yan, yan. Yan yung mga meat type ko na manok. So yan, white leg horn at ang BPR. So yan sila, mga BPR ko, mga meat type ko yan. At pagkatapos yan, pinapart ko siya. So, yan siya. Ang type. Ito naman ang layer type. Ayan. Mga layer type ko, mga babae. Ayan, mga babaeng manok. Yan siya. Ayan, mga babae. Yung mga yon. Ito, yung mga yan, oh, yan. Babae, yung mga yan. So, yan. Mga babae. Kung ano mga pinapakain ko dyan. Pinapakain ko ng prutas, gulay, at nangingitlog sila. Kaya sila layer type kasi nangingitlog. At yung itlog nila, bili na kayo mga suki. Binibenta namin. At ang asawa ko dyan ang nagkikilo. Kinikilo niya yan para medium, large, o extra large. So ngayon, ay nasa layer type kami. Hindi kami masyado sa meat type, so layer type kami. So, pangalawa, dapat alam nyo kung backyard raiser kayo o commercial. Anong pagkakaiba niyan? At sinabi natin backyard raiser, sa bakuran lang, mga konti lang yan. Or commercial, pag maramihan. Ba't kailangan mong alamin kung yan ang gusto mo? Kasi, pag commercial, ito ang tandaan nyo. Marami yan, di ba? So, dapat 500 pataas na manok ang kailangan mo dyan. So, pag 500 heads pataas or pag commercial ka na, mas mahirap na siyang alagaan. Kasi may mga nagkakasakit na, hindi mo naman ma-manage, so marami na siya. Isa pa is, kailangan na ng business permit. At pag may business permit, malaking tax ang babayaran. So ngayon, nandito pa lang tayo sa... yan tayo ngayon. Backyard raiser pa lang tayo ngayon. Kasi... ang manok natin ay 1 to 500 heads pa lang. Kapag backyard raiser, 1 hanggang 500 heads backyard raiser ka pa. So, ibig sabihin, madaling alagaan. Pangalawa, hindi kailangan ng business permit. Para ka lang nasa bakuran na nag-aalaga ng manok. Pero kumikita ka. At walang tax na babayaran. So, backyard raiser ka muna bago mo palakihin. So, ito yung ating mga backyard raiser. Yan. Yan yung mga manok ko. 1 hanggang 500 heads pala. Kasi andun pa lang ako sa 300 heads na manok. So, yan siya. Malilit pa lang sila noon, mga manok ko. Yan, malilit pa lang sila. So, ngayon, alamin na natin kung ano ba ang free range. Ano ba ang free range? Kasi ang alaga natin ngayon ay free range. Hindi tayo 45 days, free range tayo. So, ano ba ang free range? Free range. Pagpapagala ng manok at nagagawa nila ang natural na kagawian. So, ibig sabihin, pag nakakalaya dyan, andyan siya basta manok na nakagala, free range yan. So, free range chicken. Ano yung free range chicken? Ito ay kumakahig sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay. At nakakatuka ng natural na pagkain. Nakakain ng natural. Nakakain niya dyan
gulay, prutas, insekto, kung ano-ano man ang nakakain niya dyan. So, yun ang free-range chicken. At, nakakapag-exercise sa labas ng bahay. So, malalakas sila kasi nakakapag-exercise sila. Yun ang free-range chicken. So, ang mga dapat alamin natin, ano bang dapat natin alamin? So, una is, dapat alam mong pabahay. Alam mo kung paano magpagawa ng bahay. Alam natin yan. Pangalawa is, brooding. Ano ba yung brooding? Ito mga sisiwi nandiyan, di ba? This is a term which means keeping chicks warm and comfortable. When your baby chicks arrive, they will need special care. This is the time you can expect a few chicks to die. So, ibig sabihin, pag sinabing brooding, pag-aalaga ng sisiw, dapat alagaan mo kasi may dyan na mga may namamatay, mga nakakalito na yan, parang mahina sila, painumin mo kung ano-ano. Brooding yan, yung kulungan nila, pagpapainit, yan ang brooding. Dapat alamin nyo yan. Pangatlo, yan ang brooding. Pangatlo is pagpapakain. Dapat alam mo kung gaano karaming papakain mo. Kasi pag sumobra yan, lugi ka. Pag kulang naman, bitin naman yung ibibigay nila sa yung tulong. Yung gaya ng pagpapuklog nila, mabibitin sila. Yung laki nila, bitin. So dapat may timpla ka. Meron kang program. Meron akong program yan. Binigay sa amin yan. So ngayon, ituturo ko sa inyo yan kung gusto nyong ituro ko yan. Ang apat, pagpapagala. Dapat alam nyo kung anong oras nyo papakawalan, anong oras yung kukulong, anong papakain yun sa labas, paano yung bahay nila, paano yung free-range nila. So yan yung pagpapagala. At panglima, pagpapatubig. Ano bang ibig sabihin ng papatubig? Gano'ng karami yung tubig nila, ano yung mga supplement nila, mga vitamina nilang organic, kung ano-ano mga papainom nyo dyan, yan, dapat alam nyo yon. Anim, mga uri ng manok. Bakit kailangan yung alamin yan? Kasi, yung iba't ibang uri ng manok, iba-ibang kanilang ibibigay. Kagaya itong Australorp, malakas mang itlog yan. Itong Rhode Island Red, malalaki yan, pwede mong pangkarne. So, dapat alam mo yung mga uri ng manok na yan. So, yun. Tuturo ko rin sa inyo yan kung gusto nyo. Yan. Kung paano sila pinalaki. Ayan siya. Number 7, pagbabaksin. May program tayo ng vaccine. Ayan, 7 days, NCDB1B1. Ituturo ko sa inyo yan kung paano yan. Pero ngayon, una muna tayo sa pabahay muna tayo ngayon eh. So, susunod na yan. Ito yung episode 1 natin. Ito, laying management. Paano alagaan yung pangingitlog nila. Ilan ba yung kulungan na kailangan? Paitlugan. Ayan. 9 is, yan. Ilan ba ang pwede sa isang kulungan? Lay management yon. At ang 9, ano-ano ba ang klaseng sakit na dumadapo sa kanila? At paano mo ito gagamutin? Ayan. May mga maraming sakit na dumadapo sa manok. At paano iwasan? Paano gamutin? So, ayun. Yun ang mga basic na dapat nating alamin. Pero meron pa tayong dapat alamin na medyo mahirap-hirap. So, mga dapat alamin ulit na una is pag-breed. Kailangan alam mo kung paano mag-breed. Pero ito, saka na to pag medyo okay-okay ka na. Yan, para ito, fertile eggs ko yan. Binibenta lang ako ng fertile eggs. Dominant blue ko yan. Kung paano siya palakihin. Ganon. Pangalawa is pagre-record. Dapat marunong ka na mag-record. Pag may kumikita ka na ba, kung ano yung mga injection mo, kailan ka naglagay ng incubator, kung ano-ano yan, pagre-record. Pag-aaralan nyo yan. Marketing. Siyempre, kumikita ka na, nakapagbenta ka na, sino-sino bang dapat mong bentahan? Ano ang uunahin mong bentahan? Sino ang priority mo? Paano sila pupunta sa'yo? Yan, ang marketing natin. Kailangan natin alamin yan. Pag-apat, ano-ano bang mga equipments na kailangan natin? So, yon. So, ngayon, simulan natin sa pabahay. So, ito. Yung pabahay na yan, tuturo ko sa inyong maigyan. Una, kailangan natin yung types of housing. Nandito, ituturo ko dito yan. Types of housing. House measurement. Ano ba dapat ang sukat ng bahay? Andyan yung width, length, height, elevated height. Explain ko yan sa inyo mamaya. 3. Ano bang direction ng bahay? Paano ba yung pagpapatayo nyo? Anong direction niya? Roofing. Bubungan niya. Paano ang bubungan na gagawin nyo? Andyan yung anong roofing design at roofing materials. Number 5, spacing. Gano'ng kalalaki ang spacing nila.
Andiyan yung 3-inch spacing, housing spacing, 3-inch height. At ang pang-anim, number of birds required. Kunyari, andiyan yung sa nest, ilang bang kailangan, sa feeder, sa waterer. Ayan. At 7, equipment. Tuturo ko na yan, bonus na yung equipment. So, game, simulan natin. Una is, types of housing. Ito ang mga types of housing na pwede. Ganyan. Tingnan nyo mabuti yan. Andyan yung height. Ito, yung gano'ng kataas ito. Gano'ng kataas yung naka-elevate. Unahin natin is, ganyan. Yan yung pwede mong perspective. Pwede mga pagpilian yung housing. Andyan, pwede ganyang bahay ang gawin nyo. Tolda lang. Simple lang, di ba? Pwede rin ganyan. Sa ilalim, patakbuhin mo lang dyan. Pwede na yan. O yan, naka-elevate na naman. Pwede rin yan. Gawa ko rin ganyan. Pwede rin ganyan. Ganyan, naka-elevate pa rin. Pwede rin yan, tolda. O yan, pwede kayo mamili dito ng gusto nyong pabahay. Yan sa loob. Ganyan ang loob niya. So, ayos. Punta tayo sa house measurement. Yung mga sukat, kailangan natin to eh. Una is, maximum width. Ano ba yung maximum width? Ayan, yan yung bahay. Kunyari yan yung bahay natin, yung bahay ng manok. Ito yung wig niya. Gano ba siya kahalawang? Maximum, ibig sabihin, pinakamalaki. Ibig sabihin, hanggang 10 meters lang. Pag humaba ka pa sa 10 meters, hindi naiikot yung tubig, yung hangin sa loob. So, hanggang dyan ka lang sa 10 meters. Pwedeng mas maikli para umiikot yung hangin. Pero huwag ka nang masyadong mahaba. Huwag siyang masyadong maluwang. So, yun yung 10 meters, maximum siya. B is maximum length. Gaano kahaba yan? Ito naman ang length. Kung yan siya ulit, ito naman. Gaano kahaba yan? Maximum niya. Any length. Kahit anong haba, pwede. Walang problema yan. Basta 10 meters lang yung luwang niya. So, kahit mahaba siya. Height. Gaano kataas? So, yan. Itong bubo. Ito. Yan, yung height niya, no? Kita nyo. So, itong taas niyan, mula sa pinapatungan nila hanggang dun sa bubong, yung pinakababa ng bubong, 1.5 ang pinakamababa. Hindi ka pwedeng mas mababa dun. Masyado nang mahirapan na sila. Mainitan na sila. Pwedeng mas mataas pero hindi pwedeng mas mababa. So, sa 1.5. Ang taas ng mula sa baba ng bubong hanggang dun sa taas ng bubong, 1 meter na naman yon. Hanggang 1 meter ka lang. Hindi ka pwedeng bumaba. Dapat pwede mas kataas, pero hindi ka pwede mas mababa para mag-circulate yung hangin. At yung letter D is yung elevated height. Yan. Gano'n ba kataas dapat? Yan. 1 meter din dapat. Kasi, para malinisan mo yung ilalim. Yung mga tae nila, gawin mong fertilizer. Ayos yun. Binibenta ko yung sa akin yan eh. So, ito. Masunod. Direction. Ano ba dapat ang direction niya? Ano ibig sabihin? East to west. Ano ibig sabihin ng east to west? So, ganyan. Kung yun yung bahay mo, ito yung bahay, dito ka magsisimula. Dapat dito sisikat yung araw, doon lulubog. Yun ang ibig sabihin ng east to west. Para pag umaga, mainit dito sa umaga, pupunta sila sa kabila. Pag hapon, sa kabila naman ang mainit, pupunta sila sa kabila. Yun ang ibig sabihin ng east to west. So, paano nyo malalaman kung east to west? Kuha ka ng... Kuha ka ng stick. Tusok mo. Pagkatusok mo, paano yung direksyon ng araw? Alas 9 ito, alas 9 ng umaga. Kung paano yung direksyon ng araw, paano siya nakadireksyon, yung anino niya, yun yung east to west. Yun yung east to west. So, dapat east to west, ha? Dapat. Roofing. Sa roofing design muna tayo. Maraming klase ng bubong na pwede mong gamitin. Pero tutukan natin ang tatlo lang. Gable roof, shed roof, monitor type roof. Yan ang madadaling gawin at maganda. Una is yung gable roof. Ano ba ang gable roof? The most common type of roof style. The gable roof consists of two sloping surfaces. Ganyan lang. That meet at the top to create simple triangular roof. Simple lang siya, ganyan o. Oh. Yan, simple lang. Basta ganyan na bubong, simple lang. Yan, pwede yan.
Dalawa, shed roof. Ano bang shed roof? A roof that slopes only in one direction. Ganyan lang siya. Pababa lang. Ganyan ang bubong ko ngayon eh. Pababa lang. Simple lang. Pwede yan. Monitor type roof. Ito ang pinaka-the best. Pero medyo mahal. A monitor roof has two slopes, but one overlaps over the ridge. Mas mataas yung isa. So, ito siya. Ganyan. Ito, nakikita nyo to. Hindi sila pantay. Ito, yan. Monitor style. Nakataas yun. Mayroong lalabasan ng hangin dito. May labasan ng hangin dyan. Ayan, ito. Half monitor style. May labasan ng hangin dito. Dyan ang hangin nyo. So, gano'ng kataas naman yan? Yung nakataas dyan. Dapat, itong taas na yan, nasa 2 feet. Para ikot yung hangin lalabas dyan. Huwag masyadong mataas dyan. Hanggang dyan lang yung kataas niya. Pwedeng mas mababa, pero huwag ito mas mataas dyan. Next is ito. 2 feet din yan. Maximum yan. Pag tumaas na dyan, pangit na. Papasok ng tubig, pangit na. Kailangan yan. Roofing materials naman tayo. Una, pwede mong gamitin nipa. Nipa. Ganyan, pwedeng bubong na ganyan. Walang problema dyan, ayos yan. Pwede rin kugon. Ganyan. Okay din yan. Pwede rin daon ng nyog. Ganyan. Okay lang din yan. GI sheet. Ganyan, okay lang din yan. Lahat ng pwede mong gamitin bubong, pwede. Basta may bubong. Ayos yun. So, spacing. Importante na naman to, spacing. Gano'n ba ang kailangan mong area ng manok sa bakuran mo? Ubus na. 1 square meter per bird sa bakuran, yung takbuhan nila. Anong ibig sabihin ng 1 square meter per bird? Yan yung area mo. 2 meters yung haba niyan. 3 meters ang haba niyan. Ano ang area niyan? Siyempre, pag timesin mo yung dalawang niyan, ang area niya is 6 square meter. Yan na yun. So, ilang ibon ang pwede dyan? Ilang manok ang pwede dyan? So, 1 square meter per bird. So, ibig sabihin, bawat isang square meter, isang manok. So, ang kailangan nating bird dyan, or manok, is 6 bird. Gets nyo ba? Kasi 1 square meter per bird. Yun yung galaan nila. Okay, next. Housing spacing, dun sa loob naman ng bahay nila. Ano ang spacing niya? 5 bird per square meter. Paano na naman yan? Ito, area mo kunwari, ginawa mong bahay. 4 meters yan, 3 meters yan. So, anong area niya? Area niya is 4 times 3, 12 square meter ang area niya. Ilang bird ang kailangan dyan? So, 12. 5 bird per square meter. So, ibig sabihin, bawat isang square meter, 5 ang kailangan niya. It will be square meter yan. So, 12 times 5. So, 60 bird. Yan. Pag-timesin mo lang yan. Ayos. Net height or free-range net. Ayan. Gano'ng kataas yung tatalunin nila na yan sa free-range nila? At least 6 feet. Dapat 6 feet kataas yan. Kasi, pag bumaba ka dyan, tatalunin nila yan. Kaya nilang talunin yan. So, dapat at least 6 feet. So, okay. So, number of birds. Ano naman yan? Oh, nest. Sa kulungan. Ilan ba dapat ang nasa pangitlugan ng manok? Ilan ba dapat? So, 4 birds per nest. Pwede silang mangitlog yung apat na manok sa isang paitlugan. So, for example, meron tayong 50 heads. 50 ang manok natin. Ilan dapat ang paitlugan natin? Ilan ang gagawin natin paitlugan? Ilang nest? So, 50 divided by 4. So, ang sagot doon is 12.5. So, ang gagawin natin, 13. Eh, alam naman natin, 13, malas na number. Gawin natin, 14. Ayos. Feeder naman, kainan. 10 birds per feeder. So, isang kainan, 10 ibon. So, kung ang manok may 50, ilan ang bibilin mo?
na feeder, 50 ang manok mo. So 50 divided by 10 equals 5. 5 feeder. Pero kailangan natin ng pasobra isa. Para sa akin, nagsasobra ako isa eh. Kaya, 6 ang binibili ko. Ganun. Okay yun. Waterer. Ganun din. 10 birds per waterer. For example, 50 heads. O di, ang waterer mo is 50 divided by 10. So, 5. 5 waterer. O, gawin nating 6. Ayos. Ayos. Is equipment. Ano-ano ba mga equipment na kailangan natin dyan? Yan. Para sa sahig. Pwede sa dingding. Pwede yan. Ano pa? Tolda. Kailangan natin tolda. O yan. Disinfectant. Kailangan natin ng para hindi pasukan ng insekto kaya mga virus yung panyo. Yung manukan nyo. Kailangan may pulasan ng paa. Yan. Alcohol. Hawakan mo, mag-alcohol ka doon. Labit mong ganyan, para malinis. O, kainan. Kainan ng manok. Yan, mapping, yung kwan. Para tanggalin mo lang yan, linisin mo sa ilalim. Madali yan. Pero mahal. Okay lang, kung may pera kayo. Ayan, pag-inuman, planggana, pinakpan lang niya para yung kwan, hindi makapasok yung manok. Okay na yan. Ayan, inuman, nipple, pwede rin yan. O, paitlugan. Kailangan natin yan. O, yan. Basket. Ayun. Laglagan ng itlog. Hindi babasag. O, sampahan ng manok. Kailangan nyo yan. Magkano'ng budget nyan. Mahal din yan. Tabla-tabla. Pero may kawayan kayo. Okay. Alright. Ayun. Mga manok. Thank you. Salamat na tayo, girls. Ay, girls, guys. Okay. Like, share, and comment. At, ano bang gusto nyong gawin natin sa susunod? Magkano ang puhunan sa 50 heads na manok? Or, magkano ang kita sa 50 heads na manok? So, comment nyo na lang sa baba kung ano ang mas gusto nyong isunod natin. Or, pwede kayo mamili dun sa mga topic natin dun. So, guys, salamat and thank you. Ayan, ito pala yung kwento. Bahay ng manok ko. Ayan, yung producer ko, si Roderick Ray. Shout out kay Roderick Ray. Ayan, ang anak ko, siya nagpapakain. Okay, thank you.